Welcome dito sa video number 2. And in this video, ang pag-uusapan naman natin is yung testing. Dun sa previous video, pinag-usapan natin kung paano ka gagawa ng yung ad creative mo step by step na relevant at target sa mga emotions ng mga target audience mo. In this video naman, ang pag-uusapan natin kung paano yung setup ng pagte-testing ng ads. Etong testing na to, hindi madalas ginagawa ng mga karamihang marketers, mga advanced level marketers na gumagawa nito. And kapag ginawa mo rin to, magagawa mo ng mas mapamura pa yung ads mo. At the same time, magkaroon ng mas mataas na return of investment or positive ROI sa iyong ads campaign. Ituturo ko rin kung paano mo isa-stop yung mga ad na hindi naman nag-work para malipat mo yung budget mo dun sa mga ads na nag-work or nag-win. And kapag nahanap mo na yung winning ad mo, pwede mo na to scale up. And ituturo ko kung ano yung mga different strategies paano mag-scale yung ad mo para mas magkaroon ka pa ng mas maraming return sa yung business. And pag tinapos mo tong video na to, meron akong bonus para sa iyo. Ang bonus na yon is yung personal ad testing guideline ko na ginagamit para malaman ko kung kailan ko na isa-stop yung ad ko, kung kailan ko siya dadagdagan ng budget para magawang efficient at ma-optimize yung ad campaign ko. Kaya make sure na panoorin mo at tapusin yung video na to para makuha yon. And also, yung strategy na papakita ko sa iyo, ito yung mismong exact strategy na nagbigay sa akin ng multiple six figures sa aking business. So, let's start. Step 1 is yung testing. Yung pag-setup ng testing is ganito yung mismong tsura. Sa isang campaign kasi, pwede ka maglagay ng maraming ad set. And sa isang ad set, pwede ka magkaroon din ng multiple ad creatives. Kung nare-recall mo doon sa video number 1, pinagawang kita ng dalawang klaseng picture doon sa ad na gagawin mo, na pinost mo doon sa page mo, dahil kailangan natin siyang i-testing. And my advice is i-testing mo maximum of 3 ad creatives per ad set. Pag masyado marami kasi yung ad creative mo, magiging hindi masyado mabibigyan ng budget yung bawat ad creative. So, hindi masyado magiging efficient yung pagte-testing mo. Sa ad sets naman, pwedeng marami yan dahil doon ka nagbibigay ng mga budget. And sa campaign, ang sinasuggest ko i-test ay 2. Kung long story picture ad ang gagamitin mo, I highly suggest na i-test mo ang traffic pati ang engagement. Okay, so ganyan lang ang setup niyan. Yung campaign, yun yung objective nung mismong ad mo. Sa ad set naman, nandiyan yung mga targeting na demographic or yung interest, location, placement. Ang importante dyan is kapag meron kang tinetest na keyword or interest, isang ad set, isang keyword lang para matest mo siya sa iba't ibang audience. So kung gusto mong matest yung isa pang keyword or interest, kailangan mag-duplicate ka lang ng ad set. Pag na-setup mo na yan, i-run mo na siya para makapag-start na tayo ng optimization. Step 2 naman yung optimization. Ito yung para malaman mo kung kailan mo siya i-off yung ad para malipat mo yung budget dun sa mga winning ad. Very simple lang yung formula na ginagamit ko. Ang formula na to ay yung net income sa bawat purchase ng offer or product mo times yung conversion rate mo equals yung maximum cost per lead. Kapag lumagpas na doon yung cost per lead mo, stop mo na yung ad set or ad na yon. So for example, meron kang 1,000 pesos net income sa yung product. Net ito, ibig sabihin, ito yung natira sa'yo. Kasi may mga expenses yan, yung expense mo mismo sa, kunyari, sa tax, expenses mo mismo sa pagbili ng product, kung physical product yan, yung puhunan mo. Ang ilalagay mo lang sa computation is yung net or yung actual mong makukuha. Dahil pag binagay mo na dyan yung gross, masyado magiging mataas yan at maging malugi ka in the end. So conversion rate naman, kapag wala ka pang sariling data, ang gagamitin mo is yung industry rate, which is yung 3%. So online marketing, ito yung industry rate, 3%. 3% ng leads ang nagiging customer.
So for example, may 100 leads ka, tatlo doon ang magiging customer. Ganun sa online marketing. Pero kung may previous ka ng data o may previous ka ng experience, malalagay mo dyan kung ano yung personal mong conversion rate. At yung lalabas doon, yun yung maximum cost per lead. Dito sa example, 30 pesos per lead. So, ibig sabihin, yung ad creative na ginawa ko, na nakita nyo sa video number 1, na 2 to 3 pesos per lead, ay pasok na pasok dyan sa criteria natin. And kapag pasok yon, continue lang yung ads at i-optimize mo siya. So, pag may mga hindi pasok sa criteria, ganito ang mangyayari. For example, sa ad set 1, yung creative bilang yung nag-work, i-off mo na yung A. Sa ad set 2 naman, ang yung creative B yung hindi nag-work, kaya yun yung i-off mo. Kung mapapansin mo, same naman yung ad creative, magkaiba lang ng result sila. Sa ad set 1 na audience, mas gusto nila yung ad creative B. Pero sa ad set 2 na audience, ang gusto nila yung creative A. Ibig sabihin, hindi porket okay na yung ad creative mo, magiging okay siya sa lahat ng klaseng target. Pero pwede rin naman mangyari, katulad sa ad set 3, parehong A at B ay hindi nag-work. So, pati yung ad set, i-off mo na. Ngayon, kapag nalaman mo na, kapag eliminate ka na ng mga ads, ng mga ad creative, make sure isa lang matitira sa bawat ad set, oras na para maghanap naman ng winning ad set. Itatest mo yung mga natirang ad set and kung sino yung mas mura at nagbibigay ng return ng profit, yun yung matitira. In this example, yung ad set 2 na may creative A ang nanalo. Kapag nangyari yun, yun na yung tinatawag mo na winning ad. Okay? Na-optimize mo na yung ad. Ang next step naman, pagkatapos mo ma-optimize, is yung scaling. Sa scaling, merong dalawang klaseng scaling. Pwede kang mag-vertical scaling or mag-horizontal scaling. In this slide, pinakita ko yung vertical scaling. Simple lang ang gagawin mo. Kailangan mo lang i-increase lang yung budget sa ad set level ng by 25% every day hanggang maging pangit na yung results niya. Basta maganda pa rin yung results, increase mo lang ng increase by 25%. So ngayon, tinatanong mo siguro kung bakit 25%. Kasi may algorithm sa ads na kapag masyado mo tinaas yung percent ng budget, ang mangyayari, mabibigla siya at magbibigay sa'yo ng mga pangit na results dahil magsisimulan siya ulit mag-re-optimize. Sa vertical scaling, budget lang ang binabago mo. Hindi pwedeng magbago ng kahit anong criteria doon, kung kahit pangalan, kahit na location, age, kahit konti lang yung baguhin mo sa age, gender, hindi ka pwedeng magbago doon dahil pag nagbago ka, mag-uulit-ulit yung pagte-testing ng ads mo. So ano yung isa pang way para makapag-scale? Horizontal. Paano ginagawa to? Magduplicate ka lang ng ad set and doon mo tataasan yung budget mo. Kung gusto mo yung budget na mas more than 25%, pwede mong gawin dyan. For example, dito, ginamit natin, dinuplicate natin yung ad set 2 at ginamit natin na ang budget ay times 1.5 ng original. So, kung 200 pesos yung ang budget ng ad set 2, dito sa pagka-duplicate mo, ang gagawin mo ng budget niya ay nasa 500 na. So, matataas mo na yung budget mo sa ganung ad set at ad creative. So, mas mataas ang chance na maging maganda pa rin yung results niya. Isa pang way ng horizontal scaling ay pag hindi naman budget ang gusto mong baguhin. Gusto mong i-test scaling siya pero testing din at the same time na kung gusto malaman kung male or female or ibang parameters, kunyari age group. Pero dito, gender ang ginamit natin para malaman natin kung saan mas appealing yung ads mo. So yun yung 3 simple steps na nagbigay sa akin ng malaking results sa business and I hope na yung strategy na yun na i-apply mo para pati ikaw magkaroon ka rin ng massive results sa less na budget sa iyong ads. Step 1 is testing, step 2 is mag-optimize, and then step 3 is mag-scale. As promised, yung bonus na guideline kung paano mag-optimize, kailan mag-isa-stop yung ad at kailan mag-scale, bibigay ko pag nag-comment ka dyan sa baba ng guideline
comment ka lang dyan sa baba ng guideline at ibibigay ko sa iyo yung link para ma-download mo yung personal ad guideline na ginagamit ko para sa pagte-testing, pag-optimize at pag-scale ng business ko. After mo mag-scale at magkaroon ng initial data, alam ko excited ka na matutunan itong next lesson natin dito sa video number 3. Dahil doon sa video number 3, ang pag-usapan natin is yung retargeting. Okay? Sa retargeting, malalaman mo kung paano masusulit yung mga tao na nakakita sa'yo at least na hindi pa mismong bumili agad nung unang kita nila sa offer mo or products mo. Masusolusyonan yun gamit ang retargeting. Makikita mo rin dito yung blueprint ng ads campaign para malaman mo kung saan mo isisingit yung mga retargeting na ads mo para mas ma-push yung mga market mo na malapit na bumili, konting push na lang kailangan. And lastly, malalaman mo yung secret strategy ko na ginagamit para mas maging effective pa tong retargeting na papakita ko sa'yo sa next video. Ngayon, kung excited ka na dun sa video number 3, all you have to do is click mo lang yung button sa baba and see you sa next video.